sa'yo, O Espiritu. Diwa namin ay pukawin mo, papagkalabing puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karunlan, puso namin yung tanan. Ang bayan namin yung gabayan tungo sa katarung at kalayaan. Papuri sa'yo, O Espiritu, diwa namin ay pukawin mo. Papagkalabing puso namin sa katotohanan ay akitin. Mga kapatid, simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Mga kapatid, nagtitipon po tayo sa hapag ng Panginoon upang magpasalamat sa Diyos at manalangin ng buong galak para sa mga kapatid nating ngayon ay kukumpilan. Kasabay po ng misa na pang-araw-araw ngayong alas 10 na umaga ay ang kumpil ng ating mga kabataan dito sa parokya. Hilingin natin sa Diyos na isugunawa niya ang Espiritu Santo sa mga kapatid nating naririto. Ang pagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga kukumpilan ay magiging isang espiritual na tanda at tatak. Tutulungan tayo nitong maging higit na katulad ng ni Hesukristong ating Panginoon. Kaya't sa pasimula ng ating pagdiriwang bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa maawing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puspos ng Espiritu Santo, tayo nawang papurihan ang ating Panginoong Diyos. Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya, pinupuri ka namin. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak,
ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Makawa ka, makawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang Espiritu Santong suma sa amin ay siya nawang magpagindapat na kami gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa may hirap. Pagalingin ang sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ni Yahweh yaong mga tao na hinirang niya, at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga taga Siyon ay paligayahin. Sa halip ng lungkot, awit ng papuri yaong aawitin. Ang Diyos na si Yahweh, iingatan sila at kakalingain. Sila ay uunlad na parang halamang itinanim, at ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya ay pupurihin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu Santo nang ang daigdig na ito ay ganap na mapagbago at lahat magpuri sa iyo.
Panginoon, isugo mo iyong Espiritu Santo nang ang daigdig na ito ay ganap na mapagbago at lahat magpuri sa iyo. Pinupuri ikaw, Yahweh, nitong aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, ang aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Sa daigdig, ikaw, Yahweh, kay rami ng iyong nilikha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Panginoon, isugo mo iyong Espiritu Santo nang ang daigdig na ito ay ganap na mapagbago at lahat magpuri sa iyo. Lahat sila'y umaasa sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginoon, isugo mo iyong Espiritu Santo nang ang daigdig na ito ay ganap na mapagbago at lahat magpuri sa iyo. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Panginoon, isugo mo iyong Espiritu Santo nang ang daigdig na ito ay ganap na mapagbago at lahat magpuri sa iyo. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Panginoon, isugo mo iyong Espiritu Santo nang ang daigdig na ito ay ganap na mapagbago at lahat magpuri sa iyo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin. Sa paraang di magagawa ng pananalita at mauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao. Ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilikhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito.
sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Niluon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, gayon din po sa mga kukumpilan, sa mga ninong at ninang ng mga kukumpilan ngayong umagang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Dala-dala ba natin ang tinatanggap nating Espiritu Santo? No? Siguro para sa marami po, lalong-lalo na yung mga nakumpilan na matagal ng panahon o yung mga kukumpilan ngayon, hindi natin maiiwasan na tanungin. No? Bukod sa requirement ito sa maraming eskwelahan, bukod sa requirement ito upang kayo ay, o yung mga mag-aasawa, maikasal, no? Kaya nga sabi ko, at least ngayon, natapos nyo na yung isang requirement, no? Yung kung kanino na lang ikakasal at paano ikakasal, saka na yun. No? Bukod sa papel na matatanggap natin bilang bahagi na tayo'y nasa simbahan, ano ba ang silbi ng kumpil? No? Kasi kung bibinyagan ka naman, nagpapaparty tayo kapag nabinyagan ka. Makikita mo, nabuhusan ng tubig, yung mga ninong at ninang. Kapag kayo ay kinasal, ganun din kalaki yung pagdiriwang, kapag nag-first Holy Communion. No? Pero kung kumpil, ano bang special na natatanggap sa kumpil? No? Hindi ba para lang yung ano, tawag natin sa English, rite of passage. Isang ritual kung saan nagiging ganap tayong mga Kristiyano. No? Kung yung tinanggap nating pananampalataya at pakikibilang sa simbahan ay ginawa para sa atin ng ating mga magulang at ninong at ninang sa binyag, itong kumpil na ito ay pagkakataon na tayo naman ang tatanggap nito ng buong buo. Mula na sa sarili nating mga bibig, mula na sa sarili nating mga pagkilos. No? Magandang tignan, no? Hindi ba't ang kumpil ay parang kapag nakapagtapos ka? No? Siyempre may matatanggap kang diploma, aakit ka sa stage. Kung honor graduate ka, tatanggap ka ng medalya. Pagkatapos ng graduation, o saan tayo kakain? Siyempre, mas espesyal kapag may achievement ka. Pero pagkatapos nun, balik na naman. No? Na para bang sinasabi na hindi yung pagdiriwang, hindi lang yung diploma ang matatanggap, na matatanggap natin ang siyang mahalaga. Kapag graduate ka, kinikilala natin na may mga napag-aralan ka. Kinikilala natin na nasa tamang husay ka para pumunta sa susunod na estado. O siguro kung college ka, masteral, doctoral, pwede ka na sa susunod. Makakapaghanap ka na ng trabaho. Hindi lang dahil may diploma ka, pero dahil yung kakayahan at kaalaman mo, sapat na para sa isang uri ng trabaho. Kapag ikaw ay na-promote, no? Siyempre mahalaga yung increase ng salary, di ba? Pero hindi lang yun.
Ibig sabihin nun, may patunay na pwede mo nang iba na yung job description mo. Iba na yung gagawin mo sa araw-araw. O siguro yung hindi pa makarelate sa pag-graduate, hindi pa makarelate sa promotion sa trabaho. No, pag naglalaro ka, nag-rank up ka, pumasok yung team mo sa finals. Hindi lang yung hinahabol mong tropeyo, hindi lang yung hinahabol mong star. Isang patunay na yun, na sa larong ito, may mga kaya ka nang gawin na hindi pa magagawa ng mga nagsisimula pa lang. At siguro ganito yung magandang pag-unawa sa kumpil. Hindi dahil may nagawa tayo. Siguro ang pagkakaibang lang nito ay dala ito ng biyaya ng Diyos na pinagsusumikapan din nating maging bahagi ng ating buhay. Tinatanggap sa kumpil ang Espiritu Santo na nandyan na. Pero ngayon, tayo na mismo ang nagbubukas ng puso't isipan natin. Espiritu ng Diyos, gabayan mo po ako sa aking araw-araw na pamumuhay. Tulungan niyo po akong maging mabuti. Hindi lang mabait, mabuting tao. Tulungan niyo po akong kung anuman ang kaya kong iambag sa mundo, kung anuman yung talento ko, kung anuman yung mga pag-asa at pangarap ko, bukod pa sa katotohanang para sa akin din naman ito, kasabay nito na maiaalay ko sa mundo bilang isang estudyante, bilang isang nagtatrabaho, bilang isang asawa, bilang isang kapatid, bilang isang Pilipino, bilang isang tao. Kaya kasabay ng kaloob ng Espiritu Santo, yung tinatawag nating mission, yung tinatawag nating obligasyon natin sa Diyos, na hindi lang simba, hindi lang debosyon, hindi lang dasal. Ano ang obligasyon ng isang taong napupuspos at tinatanggap ng buong-buo ang Espiritu Santo? Balikan natin ang mabuting balita at ang ating mga pagbasa. No? Interesante na yung ating pagbasa ngayong araw na ito ay si Jesus ay nagbasa. At ano ang binasa niya? Yung mismong diwa at salita nung nasa unang pagbasa. No? Ang kanyang binasa sa harap ng sinagoga ay itong mga salitang ito mula sa aklat ni Propeta Isaías. Na para bang sinasabing, simula pa lang. Ito na ang gawain ng isang taong naniniwala sa Diyos. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako at medyo babaguhin ko, pero hindi ko aalisin ang diwa. Hindi para magpasikat, pero ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Hindi para magmayabang, pero upang pagalingin ng mga may sakit, tulungan ang mga nakukulong na malaya. Pagalingin ang sugat ng mga puso at diwa sa abot ng makakaya. Sa mga nakukumpilan po ngayon, sa mga nakumpilan na, paalala po ito. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na napupuspos ng Espiritu Santo ay siyang isang taong buhay ang pananampalataya. Na ang bawat salitang sinasabi sa kapwa ay wala nang iba kundi katotohanan. Ang bawat salita ay nagbubuklod. O kahit post mo sa social media, kahit mga pabiro mo, nagdadala ng kabutihan, nagbubuklod sa kabutihan. Ang mga ginagawa mo ay nagiging tanda, nagiging paalala na ang Diyos ay buhay, na sa pamamagitan mo, at ito yung paalala sa atin, bukas,
Ikaw ang katawan at dugo ni Kristo. Ikaw ang presensya niya. Sa paaralan man, sa trabaho man, sa loob man ng simbahan, pag ikaw ay nagsuserve sa labas man ng simbahan. Ang ating pananampalataya ay nabubuhay at nakikita, nagiging pangaral sa mundong naghahanap ng Diyos. At ito po sana ang ating ipagpanalangin sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. Lalong-lalo na po sa mga ninong at ninang nagagabay, lalong-lalo na po na nasa harap ngayon yung mga nakikinig po sa atin at sumusubaybay sa live streaming, na sa bawat sandali ay maalala natin ang Espiritu Santong gumagabay sa atin. Hindi tayo pababayaan. Pero kasama nun, isa lang ang hinihingi niya, na kung gaano naging mabiyaya siya at mapaggabay sa buhay, maging ganun din tayo sa ating salita at diwa. Mahal na Poong Jesus Nazareno, puspos ka ng pag-ibig ng Ama at puspos ng Espiritu Santo, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat ng mga kukumpilan. Yung mga kukumpilan lamang po. Noong kayo'y binyagan, tinanggap ninyo ang pananampalataya sa pamamagitan ng inyong mga magulang at ninong at ninang. Ngayon kayo ay nasa tamang edad na upang malayang akuin ang siyang ibinigay sa inyo. Muli nating ipahahayag ang ating pananampalataya. Sa unang bahagi po ay ating muling itatakwil ang kasamaan. Kaya naman, ating itutugon sa tanong ay itinatakwil po namin. Pakiulit ng malakas, mga kukumpilan. Tinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo si Satanas at ang kanyang mga gawain at panghihikayat sa masama? Itinatakwil po namin. Ngayon naman, ating muling sasariwain ang ating pananampalataya at ang ating itutugon ay sumasampalataya po kami. Pakiulit na malakas. Sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa? Sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na bumaba sa mga apostol noong Pentecostes at ngayon ay inyong tatanggapin sa sakramento ng kumpil? Sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Sumasampalataya po kami. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang pananampalataya ng banal na simbahan. Ito ang ikinararangal nating ipahayag. Kaisa ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, noong binyaga ng mga kukumpilan ngayon, sila'y muling isinilang. Ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ang kanyang sariling buhay. Kaya't sila'y naging mga anak niya. Idalangin natin ngayon sa Diyos Ama na ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo upang sila'y mapuspos ng kanyang lakas at bunga ng pagpapahid ng banal na langis ay maging higit silang katulad ni Kristo, ang anak ng Diyos. Ang mga kukumpilan, ang ulo'y inyo pong iyuko para sa pagtanggap ng pagbabasbas. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama ni Hesukristo na aming Panginoon,
sa pamamagitan ng tubig ng Espiritu Santo, hinango mo sa kasalanan ang mga anak mong ito at binigyan mo sila ng pakikihati sa iyong buhay. Suguin mo sa kanila ngayon ang Espiritu Santo ang mang-aaliw upang siyang maging lakas nila at patnubay. Ipagkaloob mo na sila'y mapuspos ng karunungan at pangunawa, na sila'y maging makatuwiran sa pagpapasya at manatiling matibay ang loob sa lahat ng pagkakataon. Puspusin mo sila ng kaalaman at pamimitagan at ng banal na pagkatakot sa harap ng iyong kadakilaan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay babaspasan. Ngayon po ay ang pagbabaspas at pagkatapos noon ay susundan ng pagpapahid ng langis. Isang pananampalatay, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin natin lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin natin lahat. Espiritu ng Panginoon, ako'y hinirang niya upang tumuon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga biyag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon, ako'y inirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba
at hihatid sa mga dukha. Ang magandang balita ng kaligtasan. Ang inaapi at mga sinisihin ay hahangugin sa mga hilain. Ipapahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. Sumasakin ng Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha. Ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha. Ang magandang balita ng kaligtasan. Ang ginapin at mga sinisihin ay hahangugin sa mga hinahin. Ipapahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, taimtim tayong manalangin sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Pag-isahin natin ang ating pagsamo sa Kanya tulad ng ating pagkakaisa sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na kaloob ng Espiritu Santo. Atin pong idalangin, Panginoon, kami iyong dinggin. Panginoon, kami iyong dinggin. Para sa mga kapatid nating bagong kumpil, upang ang kanilang buhay ay mapuspos ng pananampalataya at pag-ibig at maging mga tapat silang saksi ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Para sa kanilang mga magulang, ninong at ninang na umaakay sa kanila sa pananampalataya upang mapatnubayan ng kanilang magagandang payo at mabubuting halimbawa ang pamumuhay ng mga bagong kumpil na naaayon sa landas ng Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Para sa banal na simbahan ng Diyos, para sa ating Papa Francisco, para sa ating Obispo Jose, at para sa lahat ng mga obispo at pari, upang itaguyod nila ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mga taong pinagbuklod ng Espiritu Santo hanggang sa maningning ng pagkabalik ng Diyos Anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Para sa lahat ng mga tao, lipi at bansa, upang magmahala ng lahat bilang magkapatid at mga anak ng iisang Diyos Ama, at upang totohanang hanapin ng lahat ang kaharian ng kapayapaan at kaningningan ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang pagiging saksi sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa ay nagiging tunay na alagad, tunay na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, kami iyong dinggin. O Diyos naming Ama, isinugo mo ang Espiritu Santo sa mga apostol. Sa pamamagitan nila at ng kanilang mga kahalili, patuloy mong isinusugo ang Espiritu Santo sa amin. Ang aral na sinimulang ipahayag noong Pentecostes ay patuloy nawang maihatid sa kabatiran ng lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, noong kami ay tubusin ng iyong anak, nakamit niya para sa amin ng iyong Espiritu.
Sa pagdiriwang naming ito ng alaala ng aming katubusan, tanggapin mo ang aming mga handog. Isugo mo ang iyong espiritu upang kami lalong maging katulad ni Hesukristo. Saan man kami naroroon, maging saksi nawa niya kami, sapagkat siya ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang nagtataguyod sa tanan. At sa maraming paraay iyong pinapatnubayan ang iyong tinipong sambayanan. Ang iyong Espiritu Santo ay laging kapiling ng sambayan ng kinabibilangan namin upang ikaw ay sundin namin at mahalin. Siya ang dumadalangin sa iyo upang ang dasal namin dinggin mo sa paghiling namin sa iyong saklolo. Siya rin ang naglalahad ng lubos sa pasasalamat namin at utang na loob sa ligaya naming kinamit sa iyong tulong sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Halina at kami baguhin.
hangin ng bayan mong dumarating. Kami ngayon ay tunghayan ng hihina at sugatan. Nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Pagkataon namin ay baguhin, puso namin ay pag-alabin, nang ang mundo ay magbago. Buhay nitong alay sa'yo. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, patuloy mong pagpalain ang mga bagong kumpil na tumanggap ng katawat dugo ni Kristo. Tulungan mo silang magtagumpay sa panahon ng pagsubok. Makapagdulot nawa ng lugod sa iyong simbahan ang kanilang mga mabubuting ginagawa. Ang kanilang pagmamahalan at pagtulungan ay makapagpalaganap nawa sa iyong simbahan sa sanlibutan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang ating huling pagbabasbas bilang pagkilala sa kabutihan ng Panginoon para sa mga nakumpilan ngayon, palakpakan din po natin siya, palakpakan po natin sila. Naway sa kanila pong araw-araw na pamumuhay ay maging tunay na saksi sila ng pananampalataya na siya rin namang tungkulin ng lahat ng mga nakumpilan dito, no? Kaya naman po, sana hindi lang matapos ang pananampalataya sa ating mga panalangin, pero nakikita po sa ating mga ginagawa, ikinikilos sa ating mga pananalita. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas at sa bawat panalangin ang ating itutugon ay amen. Isinilang kayo ng Diyos Ama bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng tubig at Espiritu Santo. Sumayin niyo nawa ang kanyang pagpapala at patnubayan kayo ng kanyang makaamang pagmamahal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipinangako ni Hesukristo na Diyos Anak sa kanyang simbahan ang pananatili ng Espiritu Santo ng katotohanan. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ni Hesukristo at patatagin nawa kayo sa pamumuhay ayon sa tunay na pananampalataya, magpasawalang hanggan. Amen. Pinag-alab ng Espiritu Santo ang apoy ng pag-ibig sa puso ng mga alagad noong siya'y bumaba sa mga ito. Sumain niyo nawa ang kanyang pagpapala. Pagbuklo rin kayo sa isang pananampalataya at pag-ibig at akayin sa kaligtasan ng paghahari ng Diyos sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.